Pag-uusapan po natin ngayon mga pare ko ang fair traffic apprehension ni Congressman Bonifacio Busita at gaano nga bang kalaki yung maitutulong nito sa ating mga motorista. Pero bago natin ituloy mga pare ko, ay pinapakilala ko po sa inyo ang ND Rubber. Nagamit ko na po ito sa endurance at subukan na po talaga ang quality. Sa mga interesado po, i-PM nyo lang po ang Facebook page ng ND Rubber Philippines. Gaano nga bang kalaki ang maitutulong ng fair traffic apprehension ni Congressman Busita? Sa ngayon kasi mga pare kayo, no, ang sistema dito sa atin, kapag ikaw ay nahuli ng enforcer, kapag ikaw ay biktima ng maling panghuhuli, eh syempre may karapatan ka po i-contest. At kapag i-contest mo at nanalo ka, makakancel lang po yung ticket, makakancel lang po yung huli. Pero walang mga ipinapato na parusa dun sa enforcer na gumawa ng maling panghuhuli. Ang pinakatalo dito mga pare kayo, no, yung mga motorista, kung halimbawa kinontest nila, ang proseso ng pag-contest hindi lang naman isang araw. Yun. Sabi natin 3 days. Eh syempre yung mga pare kayo natin dyan, kapag hindi pumasok sa trabaho, walang sweldo. So kung absent ka ng 3 days, wala ka rin sweldo ng 3 days. Kung halimbawa sweldo ka sa isang araw ng sabihin na natin 500 pesos. So kung 3 days ka po atin dun sa hearing, dun sa pag-contest mo, 1,500 po yung mawawala. So bukod pa po dun, yung pagod, yung oras, yung pamasahe mo, tsaka yung pagkain mo. So sabihin na lang natin mga 2,000 yung uubusin mo para ma-contest itong maling panghuhuli sa'yo. So kumbaga mga pare kayo, talo pa. Parang mas lumaki pa yung gastos ng motoristang nabiktima ng maling panghuhuli. Kung halimbawa na lang yung violation mo is 1,000 or 500, tapos yung gagastosin mo pala dito nasa 2,000. So talong-talo talaga yung mga motorista. So yun yung maling sistema dito sa atin. Napatunayan mo na nga na mali yung panghuhuli sa'yo, kung tutuusin, ikaw pa yung talo. Kaya yung iba mga pare ko, kahit alam nila na mali yung panghuhuli sa kanila at nakita nila yung multa nasa around 500, 1,000 lang, binabayaran na nila. Pero kung tutuusin mga pare ko, yung 1,000, yung 500 din, is napakalaking halaga na yan. So yung iba, hinahayaan na lang. Salip na i-contest, binabayaran na lang nila kahit na alam nila na mali yung panghuli sa kanila. Yun ang nagiging problema dito sa atin mga pare ko. Kaya si Congressman Busita, gustong maipatupad at maisabatas itong fair traffic apprehension. Sa ngayon kasi yung sistema, base dito sa House Bill 3366 ni Colonel Busita or Congressman Busita, yung mga enforcer daw dyan, may commission sa bawat huli nila, nasa around 10% to 20% dyan sa mga LGU. So anong nangyari, no? Parang nafo-focus yung mga traffic enforcer dun sa komisyon nila. Ang gagawin nila, basta makatikit sila, makahuli sila. Kumbaga may mga kota-kota rin sila dito, dapat sa ganitong araw ganito yung mahuli mo. So anong nangyayari mga pare ko, nagiging bara-bara na yung pagpapatupad ng batas at panghuhuli ng mga traffic enforcers. Ang nagiging kawawa po dito, yung mga nabibiktima ng mga motorista. Anong nangyayari pa dito mga pare ko, yung mga enforcer na gumawa ng maling panghuli, kinabukasan parang halos ganun pa rin yung gagawin nila. Halimbawa, dun sa contest nanalo yung driver, wala man lang pataw or parusa dun sa enforcer na gumawa ng maling panghuli, kinabukasan malayo na naman siya makakapanikit at pwede pa niyang gawin yung mga ginagawa niya na gano'n kasi wala namang kaso sa kanya, wala sa kanyang mga parusa na pinapataw. So okay lang sa kanya na manghuli kahit bara-bara na yung ginagawa nila panghuli kasi ang nagiging focus nila dito yung kanilang komisyon na sa around 10 to 20%. Sabi ko nga kanina mga pare kayo, no, sa halip na i-contest na lang yung ticket, binabayaran na lang ng mga motorista kasi number one, kahit na ma-cancel po yung traffic violation at nanalo yung motorista sa contest, mas malaki pa yung mawawala sa kanilang income. Kung halimbawa 500 lang kita mo, okay lang sana kung ganun. Paano yung mga iba na ang sahod 1,000, 2,000 isang araw, ang laki mawawala po sa kanila. Pangalawa po, minsan yung pera na mawawala sa inyo kapag hindi kayo pumasok sa trabaho, mas malaki pa kesa dun sa penalty na babayaran nyo. Kaya ang ginagawa ng iba, binabayaran lang yung penalty para mas makamura. Pangatlo, yung mga driver na nanalo sa mali pang huli, wala silang nakakuhang pinakadanyo sa kanila, kumbaga kapalit ng abala na nangyari sa kanila. Tapos gaya nga lang sabi ko kanina, yung pang-apat, yung mga enforcer kasi wala namang mga pinapato sa kanila na parusa, kaya paulit-ulit lang yung ginagawa nila. So kapag paulit-ulit na nangyayari itong mga pare ko, nakawawa yung mga motorista. Kaya ito si Congressman Busita ay gumawa na ng House Bill para maparusahan na yung mga enforcer na to. So ganito mga pare ko, no, medyo mahaba kasi itong House Bill 3366, so medyo papiklain ko lang ng konti yung medyo madali natin maintindihan at hindi na rin ako masyadong magiging technical dito. Ang pinaka-punto dito mga pare ko, kapag nanalo yung motorista sa pag-contest na kanyang traffic violation, ang mangyayari, babayaran siya dun sa mga pera na nawala sa kanya, yung mga pag-absent niya sa trabaho, papalitan po yun. At may iba pang babayaran, yung mga danyos kumbaga. So dito, kung manalo man yung motorista sa pag-contest at umabot siya sa trabaho, is okay lang kasi yung pag-absent niya sa trabaho po na yun, mapapalitan din. So ito po yung ginagawang batas ni Congressman Busita, which is napakalaking tulong po sa ating mga motorista. So dito, kapag naging batas to mga pare kayo, no, kapag nabiktima po kayo ng maling panghuli,
huli at nanalo po kayo sa contest, tapos umabsent po kayo sa trabaho, wala po kayong income, eh papalitan po lahat po ng pera na nawala sa inyo during dito sa pagko-contest. So napakalaking tulong nito mga pare ko. Tapos makakasuhan pa yung enforcer na gumawa ng maling panghuhuli. So may mga iba kumukontra dito. Sabi nila, eh parang nahaharas daw yung mga enforcer dito, or baka maharas yung enforcer dito dahil sa mga ganit, dahil sa batas na to. Ang masasabi ko lang dyan mga pare kayo, no? Kung yung enforcer, kung tama naman talaga yung panghuli niya, eh di siya apektado nito, kasi kung tama naman talaga yung panghuli niya, eh walang problema. Kahit i-contest, kung talagang mali yung motorista, eh mali talaga yun, hindi mananalo sa contest yun. Ang pinakapunto dito kasi mga pare kayo, no? Dapat yung mga enforcer, eh may alam talaga sa batas traffic ko. Yung iba kasing traffic enforcer, lack of knowledge sa batas traffic ko eh. Kaya nangyayari, parang bara-bara na lang yung panghuli nila. So dito, mapipilitan yung mga traffic enforcer na alamin yung mga batas na ipinapatupad nila bago sila manghuli. Kasi kung hindi nila sisuguraduhin yung huli nila, eh makakasuhan talaga sila. So fair traffic apprehension talaga. Tsaka ito lang masasabi ko mga pare kayo, no? Paano sila mahaharas? Kung halimbawa eh talaga naman nag-beating the red light yung motorista, pumasok sa highway, pumasok sa one way, di ba? Kung talaga namang ginawa niya violations na yun, eh bakit matatakot itong mga traffic enforcer dito sa fair traffic apprehension na yun, di ba mga pare kayo? Kung talagang siguradong sigurado ka na nag-violate talaga itong motorista na to. Ang problema kasi dito mga pare kayo, no? Matatakot talaga yung enforcer kung hindi siya sigurado sa ginawa niya panghuli. Ibig sabihin, kung hindi siya sigurado, eh possible na wala talagang violation yung kanyang hinuhuling motorista. Lalo na yung mga normal na nagiging violation ng mga motorista, no? Beating the red light or passing through red light. Napaka-basic po niyan. Talaga makikita yun na enforcer kung talaga nag-passing through red light. Mga one way, no left turn, no U-turn. Di ba yung mga ganyan, kung talagang nag-violate sila ng ganong rules, eh hindi sila mananalo dito sa fair traffic apprehension. Yun yung pinupunto dito sa batas na to. Kung talagang may violation yung driver, eh hindi sila mananalo dito sa pag-contest. So pinaprotektahan nitong batas na to mga pare kaya, hindi po lahat ng motorista. Hindi po kasali dito yung mga kamote riders, yung mga kamote mag-drive ng mga 4 wheels, ng mga 2 wheels. Hindi po sila kasali dito. Ang kasali lang po dito mga pare ko is yung mga motorista na nahuhuli ng mali or nabibiktima sila ng maling pagpatupad ng batas. So kayo mga pare ko, anong masasabi nyo dito sa House Bill ni Congressman Busita, House Bill 3366? Tara at pag-usapan natin yan dito sa comment section. Yun lang po mga pare ko, magandang araw po. Thank you for watching.